Alright, welcome back sa ating channel mga katiyats. A thousand miles journey begins only with one step. Ang ibig sabihin yan, kung tayo mag-treasure hunt, hinay-hinay lang tayo. Dahan-dahan, step by step, at huwag magmadali. Kasi ang mga Yamashita treasures ay naghihintay lamang. Nakatago yan sa mga lugar na walang nakakaalam. At kung ibibigay yan sa atin ng dakilang may lika ng lahat dito sa sanlibutan, ikaw o ako, o kahit sino man, isang araw ay bigla na lamang tayo matisod sa Yamashita Treasures. Alright, welcome back sa ating channel mga katiyats. Shout out kagad tayo. Alright, so kayo mag-shout out kay Ingra Batang Alma Ulep, Shamara Luzada, shout out din kay Ernesto Manalo, also kay Pangu Sylvester, Rico Mausisa, shout out din kay Freemar Dapat, Hour is Near, Rumeli Solgon, Jumari Blog, also shout out kay Danny May Espinosa, Sami Alma, In Crystal Dawn, John Marie Blog, Maria Deta, Bernie Mirabi. Shout out din kay Cirilo Lakman, TikToker Maldita Sheila Oresta, Elizalde Minjola, John Marilla, JP Kumising, at kay Ulimar Taberna, Richard Gomez, Turio Bulsao, Dexter Napa, and lastly, kina Vilmar Alingasa, Marco Humpulada, John Marie, Phil Jumar Salazar, at kay Roderick Adormio. At sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy. Salamat. At ngayon ang ating tatalakayin na itong napaka-classic na treasure markers, itong ginatawag na spoke signs for Yamashita treasures. Okay mga katiyats, napakagandang treasure marker ito. Ito ay talagang legit marker. Kung kitang-kita natin ay talagang made by tools or by hand ang marka na yan sa surface ng bato. Ang tawag dyan ng ating mga nauunang treasure hunter ay spokes sign. Ang spokes ay yan ay itsurang araw na mayroong sunrise at yan ay mayroong apat na spokes. So four spokes treasure marker ng Yamashita treasures. Merong dalawang direksyon kaagad tayo dito mga katiyats. One is going east. Tingnan natin yung isang picture kung nasaan ang east. Nandito yung east sa harapan niya mismo, papunta rito. At ang unang pag-trace ng itong treasure using spokes or sun sign or sun symbol is go directly east. So punta tayo sa silangan kaagad. Harap tayo sa silangan, ang likod natin sa bato. Example, ito yung ating nakaharap tayo sa east ngayon mga katiyats. Ayan. So ikaw ito, nakaharap ka sa east. Ang likod mo ay nasa bato at nakaharap sa east. Ang gawin kaagad ay ang spokes. Sa hindi nang kakaalam, ang one spoke is equivalent to 1.4. Hindi talaga accurate na 1.4, basta't hindi aabot sa 1.5 meters. Pwedeng 1.3, 1.2 meters ang equivalent ng one spoke. Kasi ang one spoke ay isang mahabang hakbang yan. Nang mga hapon nang sila'y magbaon ay hakbang ang kanilang gamit. At nang sukatin ang isang spoke, ay umabot siya sa 1 meter mahigit. Ibig sabihin, malaking hakbang ang spokes. Ang spoke ay measurement yan ng distansya. So nandito yan, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, hakbang tayo ng malalaking hakbang. 1.3 to 1.4 meters ang haba ng ating mga hakbang papuntang east. Kaagad tayo. So, ibig sabihin, kung mayroong apat, so 4 meters na plus 0.3, sabihin natin 0.3 lang,
times 4, so 12. Okay. So meron kaagad tayong, kung itotal natin ito, sabihin natin 1.3 lahat. So meron tayong 9 and 3. Make that 4. 4 spokes pala ito. So isa pang 3. Okay, so 12, 5. So 5.2 meters ang 4 spokes. Approximate lang ito, guys. Hindi naman talaga 5.2 yan. Pwede rin 5.3, pwede rin 5.4. Basta't mahigit sa 5 meters ang equivalent ng 4 spokes. Okay, so we have 5.2 meters approximately. Basta't mahigit 5.2 yan hanggang 5.5 meters lang ang equivalent ng 4 spokes sa ating computation. Ngayon, ito ang ating una, number 1 na gawin. Papunta tayo ng east. Kanina, di ba, drawing natin, nakaharap tayo sa east. Ang ating likod ay nasa marker. So, hakbang gagad tayo ng 5 hakbang na napakahaba. So, pagdating natin sa 5 meters to, sabihin na lang natin hanggang 6, kasi 5.5 lang yan. So, dito lang tayo, 5 to 6 meters. Yan lang, lakihan lang natin ng hukay. Yan ay nakaharap sa east. Kasi spokes yan, yan ay sun. Ibig sabihin east. Kasi nang magbaon ng mga hapon, pag wala silang dalang kompas, ay tinitingnan na lang nila ang sun. Sa umaga, nakaharap sila sa east. While pag hapon na, ay nakaharap sila sa west pag magbaon. Okay, so ibig sabihin, ang ibinaon ito ay umaga. Kasi east ang sign. Ngayon, kung malaman natin kung west ang kanilang pagbaon, kung ganito lang yan na sign, guys, half circle lang, ganyan, tapos wala siyang ray, wala siyang sun rays, parang siyang letter D na ayan, nakaganyan, kaya lang merong linya na nakaganyan sa baba, ibig sabihin yan ang treasure ay nasa west. Okay, so ito ang ating unang atake, mga katiyats. Ngayon ang pangalawa ay dahil sa sign na ito, ay iiba tayo ng direksyon. Alam naman natin na ang mga hapon, mahilig yan ng mga decoys. Tinuturo nila tayo sa ibang direksyon, pero yun pala ay nasa opposite direction ang treasure. Okay, so hanap tayo ng mas marinaw na picture. Ngayon, ito naman, mga katiyats. Kanina ay pumunta tayo rito sa east. Ang distansya natin, 5 to 6 meters ang hukay. Testdig tayo at nang walang makita na bagay na gawa ng tao sa 2 meters testdig, ay tabunan natin ang ating hukay at balik tayo sa ating drawing board at i-analyze muli. Ngayon, ang pangalawang atake nito ay dahil sa sign na ito. Meron siyang nagaganyan lang yan, half arrow lang yan. Ang ibig sabihin yan, pag ganyan, hindi yan going to north. Ang ibig sabihin yan ay kung ito ang bato na minarkahan yan, ibig sabihin ito yung lupa, nandito yung sun sign, at nandito yung arrow. Okay, lakihan natin medyo hindi klaro. So dito tayo, guys, lupa ito, ito yung bato, nandito yung marga na sun, apat na rays yan, at nandito yung arrow na half head lang na arrow. Ang ibig sabihin niya na arrow ito, kulayan natin ng yellow. Ito yung ating pangalawang approach or atake. Ang arrow na ito ay nagsasabi na treasure at the back. Kaya nga siya lumiko, gumanyan. Kaya nakaganyan siya kasi
ibig sabihin ay lumiko tayo. And then itong kanyang ito, yung maliit niya na half head, yan ang pointer to the digging spot. Again, ulitin natin. Itong kanyang ulo, merong ganyan yan. Ito ang pointer, papunta yan doon. Itong nandito naman na may tail at naka-curve, ibig lang sabihin niya ay mag-turn around tayo. At ang pointer talaga ay ito. Itong kanyang half head na maliit na sima ng arrow. Kaya ang treasure ay nandoon sa likod ng bato. Ibig sabihin, ito guys, nagaganyan. Nandoon ang treasure sa likod. Ibig sabihin, liliko tayo gaganyan. So ano nga ba ang distansya pag nasa likod na? Okay, sabihin natin ito yung bato at ito yung likod sa banda rito. Nandito yung sign na sun, apat na spokes. Ang unang gawin dyan mga katiets ay manigurado tayo 1 meter lang sa likod. Ang hukay, test dig ng 2 meters, 1 meter distance, huwag kalimutan 1 meter lang ito. And then ang pangalawang hukay ay yung given kanina, yung 5 to 6 meters. So dito yan, lakihan natin ang ating hukay, dublihin ang isang hukay lamang ang 5 at 6 meters. Sa likod yan, going west, opposite ng east. Okay, nakuha niyo ba mga katiets? Atin ulitin. Sa likod muna, 1 meter lang. Sa likod ng bato na yan na may marka na 4 spokes. At kapag wala dyan, test dig 2 meters deep. Pag walang makitang mga anomalya sa lupa, ay tabunan muli. At patuloy na tayo sa given distance na 5.6. Ang 5.6 ay nakuha yan dito sa 4 spokes, which is equivalent to 1 meter mahigit. It's either 1.2 hanggang 1.4 lang ang equivalent ng isang spoke. Wala siyang talagang fixed na itong na value, kasi yan ay hakbang, isang hakbang na malaki. At pangalawang distansya dito, finally 5 and 6 meters, pagsamahin natin sa isang hukay, test dig. At kapag meron tayong makitang mga anomalya tulad ng backfill, black soil, basag na bato, basag-basag na bato, basag-basag na plato, bote na basag-basag, seashells, uling, putol-putol na kahoy, pag meron mga ganyan sa 2 meters deep, ay jackpot na yan. Ibig sabihin, patuloy pa tayo sa baba for another 2 meters, and then sa 4 meters ay meron ka na namang makitang marker. It can be a final pointer to the treasure or yung mismo na tinatawag na concrete box or box for full of gold. Yun ang scenario sa 4 meters deep. Pag ganitong mga treasure marker, yan ay legit Japanese treasure marker. Sa World War II, ang sun symbols or spokes, yan kasi ay merong nakakuha ng ganyan na kaibigan ng father ko. College pa lamang ako noon, kinikwento na ng father ko kung paano kunin ang treasure sa sun na sign. Kaya yan ay madaling hanapin yan. Okay mga katiyats, may the fortune be with you, lalo na sa may-ari nito. Swerte ka kasi meron tayong alam sa ganyang sign. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa channel. I'll see you on my next video. May the fortune be with you guys. Ciao for now.